Hello po, ngayon po ay gagawa tayo ng no-bake egg pie. Ito po yung mga ingredients natin. Sugar, cold water, salt, skim milk, kahit anong skim milk po, kahit anong powder milk. Kailangan din natin ng margarine, pwede din ng butter o kaya ay lard. Cake flour, so cake flour po yung gagamitin ko para malambot yung dough. So ngayon po ay sisimulan na natin. Paghahaluin lang natin ng lahat ng dry ingredients. Ang flour, powder milk, at ang sugar, at ang salt. Mix natin bago natin ihalo yung margarine. Okay na, doon natin ihahalo yung margarine, or butter, or vegetable shortening. Kahit ano po doon, pwede. I-mix po natin mabuti bago natin ilagay yung cold water. Ngayon, ihalo natin yung cold water. Tapos, masahin natin hanggang makabuo tayo ng dough. Kapag sticky po, pwede kayong mag-add ng flour. Kapag nakabuo na po tayo ng dough, i-chill muna natin siya habang ginagawa yung filling. Para naman sa ating egg pie filling, kailangan natin na skim milk, sugar, warm water, 6 eggs. So, hiniwalay ko po yung dalawang egg whites kasi gagamitin po natin yan sa ibabaw niya. Paghaluin natin yung sugar at skim milk. Mix natin siya bago natin ilagay yung warm water. Kaya warm water para po madaling matunaw yung ating skim milk or yung ating powder milk na gagamitin. Pero wag naman po sobrang init kasi baka maluto naman yung itlog. Yung ano lang po, yung tama lang. I-mix natin mabuti hanggang wala nang buo-buong powder milk at durog na rin yung ating sugar bago natin ihalo yung ating itlog. At lagyan po natin ng vanilla. So, wala na naman na ulit akong vanilla. Kaya, ayan, wala ulit siyang vanilla. Pero maganda po, meron siyang vanilla kasi dagdag, ano po yun, bango sa ating egg pie. Dahil ito'y pangkain lang namin. At ayun nga, nakakalimutan kong bumili ng vanilla, kaya wala akong vanilla ngayon na mailalagay. So, mix po natin siya. Huwag masyadong mix na mix. Ayan ay nakapass forward, kaya akala nyo yung mix na mix. Pero huwag po mix na mix kasi magkakaroon siya ng bubbles. So, yung bubbles, yun po yung nagiging ano, nagiging cause ng minsan may butas-butas po yung egg pie. Tsaka syempre, pag overcook, nagbubutas-butas ang egg pie. Kaya dapat lulutuin siya sa mahinang, kung sa oven, sa mahinang temp lang. Doon naman sa ano, sa lulutuin natin sa kalan, ay medium heat lang po. Ayan. Tapos, sasalain po natin siya. Pero, bago yon, gagawin muna natin yung ating crust. Kapag sticky, magdadas tayo ng flour. Yung aking pan na gagamitin ay 9x3. Doon ko po siya ilalagay.
Kapag okay na, natusukin natin siya ng tinidor. Yung ilalim. So, yan. Tapos, yung ating, ano, ay ating salain na. Yung ating butter ay ating salain bago natin ilagay sa egg pie. Bali, napasobra ako ng pagbibit. Pero dapat hindi po ganyan. May bubbles. Kasi pag may bubbles, ayun nga, may tendency siyang magkaroon ng butas. Ganun din yun sa leche flan. Pag may bubbles, nagkukos din siya ng butas-butas. At saka yung overcook. So, yan po. And then, yung egg white po, minano-mano ko na lang. So, mahirap, pero okay lang. Kasi, natamad ako maghugas ng hand mixer. Kaya, minano-mano ko na lang at inilagay ko po dyan sa top. Hindi ko na lang na-videohan kasi maingay. Magigising yung anak ko. Ikalat po natin yung egg white sa top. At bago po natin isalang ito, siguraduhin natin na mainit po yung ating paglalagyan. So, yung aking kawali ay mainit na po. Pwede natin isalang ito sa kaserola or kawali. Pero mas maganda sa kaserola kasi mas malalim. Tapos lalagyan natin yung ating kawali or yung ating kaserola ng metal rack o kaya ay ng stove grate. And then tatakpan po natin. At yun po, maghihintay tayo. Check po natin after 1 hour. Magtututpik check po tayo. Kapag may sumama pang butter, ibig sabihin hilaw pa po yun. So mag-a-adjust po ulit tayo. Ito po ay lulutuin natin sa medium heat. Yung kalan kasi namin dito sa Japan ay parang hindi masyadong sobrang init kagaya sa Pinas. Kaya ito ay naka-high heat po siya. Pero sa Pinas, siguro mga ano, hindi naman todo. Yung tama lang po. So, iyan. After mga lampas 1 hour na to eh, meron pa siyang konti. At pinapula ko ng konti yung ibabaw. Pero hindi na po talaga siya pupula kasi yung hindi naman mainit yung ating ibabaw. Ibabaw ng ating pinagsilangan ay hindi naman mainit. Hindi kagaya sa oven, mainit yung ibabaw niya. Kaya nagpupula yung top ng egg pie. Hanggang ganyan na lang po ang ating egg pie. Hindi na po siya magiging golden brown. Pero luto na po yan. Ngayon papalamigin lang natin bago natin ikat. So, eto na po yung ating egg pie. Luto naman po ang top niyan. Hindi nga lang po golden brown kagaya ng sa oven. At saka yun nga po, lagi kong sinasabi, mas maganda kung sa kaserola. Hindi po kayo aabutin ng 2 hours. So, eto po ay masarap po to. Sakto lang yung tamis. At malambot po yung kanyang crust. Kasi ayoko nung sobrang tigas yung crust. So, yan. Sana nagustuhan nyo po ulit ang aking ginawa ngayon.